Yun o. Welcome sa inyo mga kailaw. Maraming maraming salamat nga po sa pagbisita. At beginner ka ba? Ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gamitin itong DMX 512 controller sa mga beginner, kung ano po yung mga function ng mga seat, scanner, mga slide. Yun po ang ituturo ko sa inyo. Pero po, para sa mga baguhan at mga beginner dito sa DMX nito, para po sa inyo ito. Pero sa mga marunong naman at mga professional na, panoorin nyo na lang ulit. Dito po sa DMX controller 512 na ito, na kagaya po nito, ayan. Ang pag-aaral po dito ay para po siyang games. Di ba po ang games kapag nilalaro mo siya, di ba? Ulit-ulitin mo siya, napi-perfect mo siya hanggang ilong level eh. Ganon din naman ang DMX 512. Kapag ulit-ulitin mo rin siya, kung lagi mo siya ipapractice, mapi-perfect mo rin naman yan. Kaya ganon lang, kailangan mo talaga siyang practicein. Kaya po sa mga baguhan dito sa DMX na ganito, kunin mo na siya sa baol at kung saan mo siya nakatago, para magamit yung DMX nyo na hindi nyo nagagamit. Nagbibigay po ako ng ibang mga basic kung para saan po gamitin yung mga ganito. Alam nyo po, ang DMX controller, kapag pinower nyo po siya, nandito po yung power on nya eh. Pag pinower on nya yan, magkakaroon na po siya ng ilaw dito. Yan, 1001. Mapapansin nyo yung DMX controller, di ba po, mga halos ilan-ilan lang naman ang pipindutin niya, di ba? Marami po kayo nagagawa dyan. Ang guide number 1 po ay scanners. Saan po ba ginagamit ang scanners? Yan po. Mapapansin nyo, mayroon siyang 1, 2, 6 hanggang 7 to 12. Yan. Ito pong scanner na yan, pag pindot nyo yan, di ba? Magkakaroon siya ng mga ilaw-ilaw. Yan. Ang scanner po kasi, dyan po sinisilik po yung mga ilaw nyo. Kasi minsan ang code ng ilaw nyo meron D001, kung hindi naman DA001. Ang D001, kapag nakaset po yan sa D001, ito po yung ano nya, pipindutin mo dito. Yan, D001 yan. Pag naka D070 naman, ito. D033, ito po yan. Pag D049, yan po yung pipindutin nyo. Bali, apat po siya. Pero kung apat na parled ang ginamit mo, lahat po siya naka D001. Pag pinindot nyo po yan, D001, lahat ng parled nyo po yan ay gagana po yan. Hindi siya gagana dito. Kasi ang ibig sabihin ng scanner, ayan po yan ay selection. Diyan po kayo mamimili ng mga ilaw na inilagay nyo. Kasi minsan, meron ka dalawang parled o apat na parled na kaset. Tapos dito sa dulo, dalawang moving heads. Ngayon, paano naman siya na i-select dito sa scanner, sa scanners na ito? Para mabilis po kayo makapag-plus dito, ang gagawin nyo po yan, di ba, 1D001. Para makalipat kayo sa scanner 2, magpa-plus 16 po kayo. Kasi ang nakalagay po yan dito sa ano niya, 16 eh. Ito po, 16. Kaya mangyayari yan, D001, mag-plus 16 ka, 17. Plus 16 ulit sa 17, magiging 33. Kaya nandito ka na. Kasi ang 33 po, naka D0033, kapag pindot mo yung 1, hindi po yan iilaw yung ano mo, ang D0033. Ito po ang purpose ng mga scanner. Diyan po yan namimili kung anong gusto nyo yung pailawin, kung dalawa-dalawa lang. Mga selection po yan. Kung nakaset naman ng D001 lahat, ito lang po yan, apat na D001. Gusto mo, D017, apat din. Yung meron ka ng apat, pwede po kayo mag-load. Apat. Yan, hanggang dito po. Pwede po kayong plus 16 lang para mabilis po kayo makapag, makalipat. Yan, ito po ang scanner. Ang guide number 2 naman ay
slide. Yan. Ano po ba itong slide na to? Ito pong slide, dito po kayo mamimili ng mga, ano, yung mga function ng ilaw nyo. Di ba, mayroon par LED. Hahanapin nyo po yan sa bawat slide kung ano po yung mga kulay niya. Kaya, ang lagi ko pong sinasabi, kailangan lahat ng mga ilaw nyo, kung anong ilagay mo dito sa scanner na yan, alamin nyo po yung mga slide control niya kung saan po yan gumagana. Example, magbibigay po ako ng example sa LP001. LP001 ay ang slide po niyan, di ba? Kailangan mo pindutin niyan para umilaw po yung par LED ng D001 mo eh. Pagkailaw na po yan, hanapin nyo po yung master dimmer niya. Ang LP001, ito yung master niya. Master dimmer, ang kulay po ay nandito sa 5, 6, 7, 8. Pag inangat nyo po yung number 5, kulay red po yan sa LP001 ha. Tapos may makikita po kayong digital dito, di ba, gumagana. Tapos pag inon mo yung binaba mo, inon mo yung 6 green, 7 blue, white. Pag pinol mo yan, white. Tapos yung strobe light kung nasa nandito naman po yung number 2, ang strobe light. Habang inaangat po yan, bumibilis. Tapos pag binaba po lang yung lahat, yung number 3 naman ay pag inangat mo yung dahan-dahan, siguro nag-number siya ng 76, magpipid, mag-auto po yung laro nun. Kasi ito po yung speed niya, bumibilis. Tapos ito naman number 3 ay sound activated po yan. Ang purpose po ng slide ay dyan po yan napipili yung lahat ng mga ano mo, mga sequence mo, mga color, mga function. Example, may mga moving heads ka, dyan nyo po yan isa-select sa mga slide niya. Yan po ang slide control. Ngayon naman, di ba po 1 to 8 ang slide control niya? Minsan may nagtatanong, paano naman kung moving heads? Kasi ang moving heads po kasi umaabot po siya ng mga 15 channel. Meron naman ibang mga moving heads na mga mini moving heads, umaabot po siya ng 11 channel, 12 channel. Paano nyo naman mapapagana kung ganun lang ang slide na gagamit niya? 1 to 8 na slide lang naman ang nandito. Para mapagana niya po yung ano niya, slide na yan, gagamit na po kayo dito ng page. Ito po yung page. Page select. Kapag pinipindot nyo po yung page select, ito po yung ilaw nyan. Pinito nyo yung page select, makikita mo yung dito, malilipat po yan. Ayan o, page select. Ayan o, bumaba po yung ilaw nya. Pag bumaba po yung LED nya, magpo-focus po kayo sa baba. May makikita po kayong number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan. Para saan naman yan? Ito po ay 9 to 16, yan po ay slide pa rin naman yan. Bali, kapag nag-on po kayo, pag nag-ginamit nyo po yan, mga slide na yan, ang gumagana po yung slide ay 9, 10, 11, 12, hanggang 16. Yung sa page A naman, 1 to 8 yan. Ngayon, pag lumipat po kayo dito sa B, ang gamitin yung slide 9 to 16 para magamit nyo po yung ibang mga function kagaya ng moving heads, mga prism, mga change color, magagamit nyo po yung slide na yan. Tapos, pag lumipat na naman kayo sa page A, ipinitin mo ito, yan, umangat na naman siya, mag-focus na naman kayo sa slide ay 1 to 8. Yan po. Ngayon, pag ginamit mo naman yan, ang slide na nagagamit mo dito, mag-focus naman kayo doon sa slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Yan, yung nasa ibabaw po, dyan kayo titingin. Para magamit nyo yung, ulitin ko lang, para magamit mo yung 9 to 16 na slide, gamit kayo ng page. Yan. Page B. Pinit natin, nakalagay page B. Yung ilaw niya, ito. Ang gumagana pong slide dyan ay 9 to 16. Kapag inangat nyo yan, ang gumagana ng slide po dyan, yan, 9, 10, 11, 12, 13. Hindi na po gumagana yung 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, balik po kayo dyan. Yan po ang purpose nitong slide na to. Ano naman ang purpose ng scene na sa ibabaw? Yan po. Yan. Ano po ang purpose nitong scene? Itong scene na po yan, may makikita mo kasi 1, 2, 8 ang scene niya. Ayan po. 1 to 8 po yan, di ba? Dito po kasi pinapasok ang mga ano niya, ang mga program. Pag gumawa po kasi kayo ng program, dito niya yan isa-save sa scene. 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, scene 6, scene 7, scene 8.
Diyan po yung ginagawa yung ano niya, yung diyan isinisave yung program. Pag pinindot niyo yung 1, makikita mo po yung dulo nito, yung sa isa ano niya, sa unang-unang litra, number ng digital niya. Pinindot ko yung 1, oh. 1. Diba naging 1. Pinindot ko 2. Ayun. 3. Lumilipat po siya, diba? 4. 5. 6, 7, 8. Ayun. Yan po yung ano niya, scene. Ito po yung tingnan niya. Pag pipindot po kayo dito, titingin po kayo dito. Ayan, lumilipat po siya. Yan po ang scene. Ngayon naman, ano naman ang purpose ng digital? Ayan. Di ba po makikita mo yung digital niya? Ang purpose po niyan, importante din po yan kapag gumagamit din kayo ng DMX. Titingin din po kayo dito sa digital na ito. Kasi yan po yung mga ano niya, eh, mga function niya. Eh. Ipapakita ko po malapitan. Ayan po. Oh. May makikita po kayo, di ba? Yan, yung yan natin. May makikita po kayo, di ba? Ito, chase. Scene. Ito, chase. Ito, chase. Yan. Kaso, hindi pa umiilaw. Ibig sabihin, wala pa siyang chase. Ito naman, scene. Nakasulat. Ito po yon yung nakikita mo number 2. Yan po ay scene. Kaya pag pinot natin itong scene, 3, 7, 8, yan po, yan po yung scene. Ito naman na sa dulo, pinakadulo niya, yan po, ito po ay bank. Yan, dyan po yan naglilipat po, lilipat niyo yung mga, ano mo, mga program mo, mga bank po. Sa bank, nakalagay tayo sa bank 1. Ang bank 1 ay pwede ka pong mag-save ng program ng dito sa scene ng 1 to 8. Yan po. Yan po yung ano niya, bank 1. Pag lumipat naman kayo sa bank 2 kasi, ulit na naman kayo dito. 1 to 8 na naman. Yan po ang example lang natin yung digital din kung saan din nagagamit siya. Ito po, pinuting ko yung ano ha, ito 1. Pinuting ko yung 1, 2, kahit saan. Tapos mag-aangat po ako ng slide control. Makikita niyo po yung digital niya, nagbabago po 'yan. Iaangat po siya. Ayan, oh. Ayan. Nagbabago po yung mga digital niya, oh. Ayan. Example, number 1. I-pull natin. Ang pinaka-pull ng number 1, 255. Ayan, oh. Iaangat natin, ha. 255 po ang pull. Kaya nga po, nagbimix tayo minsan ng mga kulay. Ilalagay, parang percent po yan, eh. Example, naka-pull yung master natin, 255. Tapos, sa LP01, number 5 ay kulay red. Yan, sabi natin, umilaw na po siya ng red. 255 pa rin, makikita mo, 255, oh. Para makamix ka, dagdagan naman ng konting blue. Iangat natin itong slide ng dahan-dahan. Ayan po, ayan po, mga 18%, 30%, yan, 50%, yan. Yan po ang, ibig sabihin po ng number na yan, yan po yung mga percent niya. 97%, 137%. Yan po yung liwanag na nakikita mo sa mga parlid mo. Kasi minsan naka-dimmer siya, di ba? Dimmer mo lang dahan-dahan. Kapag sinagat mo yan, 255% yan ang lumalabas doon. Pinaka-pull po yan. Hindi po siya 100%, mahina pa yan. 255 ang pinaka-pull niya. Dito po yung basic ng DMX controller. Kaya yan po sa mga bago, pag-aralan nyo po dito sa scanner, slide, ito, scene. Yan. Tapos, itong program, itatalakay ko po yan sa episode 2. Ibibigay ko rin yung mga function po nito. Kaya, tapos, kung medyo may alam-alam naman kayo dito sa DMX controller, naturo ko naman yung iba, marunong na kayo sa mga basic. Kung gusto nyo naman mag-program ng mga parlights, kung paano i-program, paano i-running, paano i-save, mayroon din naman akong ginawang mga tutorial na mga kung how to program mga LP07. Piliin nyo na lang po. Maraming salamat ka pala ulit sa panonood. At abangan nyo po yung episode 2 nito para maitalakay ko po itong mga paid time saka dito kung saan gamit naman ito. Ituturo ko po yan sa inyo. Ito pong binibigay ko ay mga basic po ito sa mga beginner para makapagbigay naman po ako ng dagdag idea kung ano po yung mga function niya.
Alam niyo po, kapag gumamit po kayo niyan, kahit ano pong gawin niyo niyan, hindi naman po masisira yung ilaw niyo eh. Kahit ganun-ganun niyo po yan, hindi yan po masisira. Kaya talagang papraktisin mo lang talaga siya. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para updated naman po kayo kung may bago po akong videos na ina-upload para kayo po mismo makakakita. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.